Baptist. Hello sa ating live. Welcome back. Welcome back sa ating live. Hello, hello. Welcome sa ating Words of God, Words of Wisdom, Monday to Friday, 8 p.m. Here we go again. Pastor MC in the house. Good evening. Magandang gabi, Sister Angela Andrada Sagun. Magandang gabi sa iyo. Hello, hello. Kumusta dyan sa Caloocan? Maulan ba dyan? Okay ba yung sounds natin, Angela? Thank you sa pag-share. Hello, Nanay Ali. Okay. Inaanyayahan ko po lahat ng mga lingkod ng Diyos. Tayo na po sa ating live. Sama-sama tayo magpuri, magpasalamat. Pagbalay-balayan ng mga salita ng ating Diyos na buhay. Magandang gabi sa iyo. Ba talaga pagka puspos maaga? Wala na ba sa tindahan? Nasa bahay ka na ba, sister? Kumusta po dyan, Nanay Ellie, sa inyong tahanan? Ulan na gabi sa inyo lahat. Sandali lang po, i-off ko lang po yung mga notification dito. Diyos ang kapatid. Hello, hello. Sige tayo, mawit sa Panginoon. Father God, salamat sa gabing ito. Gabayan mo kami, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord, sa masaganang at pinagpalang gabi. Salamat, Panginoon. Pangunahan mo ang gawain ito. Bless mo ang bawat isa. At turuan mo kami, Panginoon, magpuri. Magbulay-bulayan ang iyong mga salita. Gabayan mo kami, Panginoon, sa gabing ito. In Jesus' name, amen. Tiyan mo ang nais mo. Binigay mo buhay at ganap at gusto. Sa landas ng pagbabago, katwiran mo ang lalakaran ko. Awang kabutihan ang nais mo.
ibinigay mong buhay ay ganap at husto sa landas ng pagbabago. Katwiran mo ang lalakaran ko. Tayo umawit sa Panginoon. Diyos ang kagandahan ng kalooban mo, naglalarawan ng dakilang pag-ibig mo. Sa landas ng pagbabago, katwiran mo ang lalakaran ko. Diyos ang kabutihan mo ay magpakailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka nagmamaliw, katapatan mo'y walang hanggan. Kabutihan mo'y magpakailanman. Diyos ang kabutihan mo ay magpakailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka nagmamaliw, katapatan mo'y walang hanggan. Kabutihan mo'y magpakailanman. Sige, palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Thank you, Jesus. Good evening po. Purihin natin ang Diyos na buhay. Good evening, Sister Maria Teresa Ramos. Magandang gabi sa'yo. Sister Maria, magandang gabi. Alleluia, Alleluia. Pupurihin ka, O Diyos, magpakailanman. Isa pa, Hallelujah. Alleluia, Alleluia. Pupurihin ka, O Diyos, magpakailanman. Isa pa, kapatid. Hallelujah, Hallelujah. Pupurihin ka, O Diyos, magpakailanman. Diyos ang kabutihan mo ay magpakailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka nagmamaliw, katapatan mo'y walang hanggan. Kabutihan mo'y magpakailanman. Purihin natin ang Diyos. Diyos ang kabutihan mo ay magpakailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka nagmamaliw, katapatan mo'y walang hanggan. Kabutihan mo'y magpakailanman. Minsan pa, Diyos. Diyos ang kabutihan mo ay magpakailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka nagmamaliw, katapatan mo'y walang hanggan. Kabutihan mo'y magpakailanman. Kabutihan mo'y magpakailanman. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Thank you, Jesus. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Palakpakan natin si Lord.
napakabuti mo, O Diyos. Wala kang katulad, Panginoon. Ikaw ang Diyos ng kabutihan. Wala kaming gagawin, Panginoon, kung hindi magpupuri sa iyo, magpapasalamat. Thank you, Jesus. Sige pa, patuloy tayo umawit sa Panginoon. Kapatid, ibigay mo yung naranapat sa Panginoon. Magpuri ka sa Kanya, itaas mo ang iyong kamay. Surrender mo lahat sa Kanya, kapatid. Hallelujah, purihin mo siya. Hallelujah, sa awiting ito. Yeah, Lord God, be the center of this worship. Thank you, Lord. Walang hanggang katapa sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay nagpupuri sa'yo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig. Itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan ang iyong kalwalhatian. Kadakilaan mo'y di mapapantayan. Sige kapatid, pupurihin. Hallelujah, pupurihin ka namin, Panginoon. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon. Ito ang sabiyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig. Itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan ang iyong kalwalhatian. Kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig. Itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan ang iyong kalwalhatian. Kadakilaan mo'y di mapapantayan. Sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Sige kapatid, Jesus. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Minsan pa pupurihin. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig. Itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan ang iyong kalwalhatian. Kadakilaan mo'y di mapapantayan. Jesus, salamat, Panginoon. Hallelujah, pinupuri ka namin. Niluluhati ka namin. Pinasasalamatan ka namin. Hallelujah, napakabuti mo, Diyos. Hallelujah.
you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Palakpakan natin si Lord. Sige tayo mawit sa Panginoon. Amen. Kailanman ay hindi nagkulang ang Diyos. Kaya nararapat lamang siyang papurihan, mga kapatid. Bigay mo yung the best sa Panginoon ngayong gabi. Thank you, Jesus. Patayin natin yung di ka nagkulang. Dinding po sa lahat. Sama panatag na kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa aking laging laan, pag-ibig mo sa walang hanggang. Inibig mo ako noon pa man. Sige, awitin natin. Kaya't ika'y sasambahin, paligid man ay madilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kong awitan, ikaw lamang. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa aking laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggang, inibig mo ako noon paman. Kahit kailan, hallelujah. Thank you, Jesus. Napakabuti mo, Panginoon. Kahit kailan, Panginoon, di ka nagkulang. Thank you, Jesus. Pwede natin. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa kilaging laan. Sa kilaging laan, pag-ibig mo sa aking walang hanggang, inibig mo ako noon, Ama, inibig mo ako noon, Ama. Thank you, Jesus. Ibig mo ako noon, Ama.
natin siya, Lord. Father God, thank you, Jesus. Salamat sa presensya mo, Panginoon. Buksan mo, Panginoon, ang aming puso. Minister ka, Panginoon, sa amin ngayong gabi. I-bless mo, Panginoon, ang lahat ng makikinig at natapos ng programang ito. Salamat, Panginoon, sa biyaya, sa pagpapala, sa paggabay mo, Panginoon, sa bawat araw. Sige, kapatid, pasalamatan mo, Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Sige, sabihin mo, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Salamat, Panginoon. Ito po nga, may sama dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Praise be the name of the Lord. Amen. Meron tayong bagong kasama. Robert Kapinpin, magandang gabi. Sister Matet, magandang gabi sa iyo. Sige, kapatid, mag-comment ka dyan. Sabi mo, thank you, Lord. Hallelujah. Dapat ka lamang, kapatid, magpasalamat. Ayan, hello kay Amelia Andrada. Ayan, marami na tayo. At nandyan si Anape. Anape? Anape. Hello din kay... Sige, mag-comment kayo para makita ko kayo. Ayan, si Brother Nestor. Ating masugid na kasama lagi at tunay na nagpapaturo sa gawain ng Panginoon. Maraming salamat, Brother Nestor. Sino pa? Yan, hello sa ating, sa lahat ng mga nandito. Sister Marian, ayan. Encourage mo, Sister Marian, sila Vicky, sila Sister Jane, sila Sister Leia. Ayan, mayroon akong naging friend. Ayan, bago kong friend, si Sister Irene. Ayan, kaya lang wala siya ngayon, noong gabi nandiyan siya. Ayan, share natin ito, ha? I-share natin itong live para at least marami tayong naaabot. Amen? Sa mga gawain ng Panginoon. Alam niyo ba, nagtataka ako. Amen? Meron akong viewer dito sa aking, sa aming bintana. Kada magla-live ako, nandun siya sa pwesto. Alam niyo po, isa po siyang butike. Binigyan nga ng pangalan ni Sister Cathy. Ano pangalan ba? Ha? Ha? Sino? Tina? Ah, ang pangalan po ng butike na laging kasama ko dito pag nagla-live ako, si Martina at si Athena. Harapan natin sila. Nagtataka lang ako kasi kada mag-live ako, saktong-sakto siya, dun siya sa pwesto na yun. Tapos hindi siya aalis doon hanggat hindi natatapos yung live. Imagine ninyo, kapatid, pati butike. Hallelujah. Nakikinig. Amen. Thank you, Athena at si Martina. Ayan. Ayan, pinapasaya ko lang po kayo. Amen. Pero mo yan, butike nanonood. Tapos yung tao ayaw manood. Pero maraming mga nanonood dito. Amen. I believe lahat ang nandito, solid. Amen. Sige, palakpakan natin yung ating mga sarili at nandito tayo. Buhay, malakas, hallelujah, handang magpasakop sa Panginoon. At ano pa? Handang, hallelujah, ibigay ang buhay sa Panginoon. Amen. Magandang gabi po sa ating kapitan, Michael Sanchez, at sa kanyang magulang na si Mami Ruth at si Sir Mike, kanyang tatay, kanyang parents. Ayan, salamat. At yan, at si Sister Annie. Ayan, magandang gabi sa iyo, Sister Annie Sangeza, magandang gabi sa iyo. Sister Annie, ha, pasyal ka sa church sa Sunday. Ayan, ayan, si Nanay Luming nandito. Ayan, lagi nating kasama yan, si Nanay Luming. Madala lang ma-absent dyan. Ayan. Minsan absent to eh. Nanay Lumi, bakit ka absent to isang araw? Minsan siya ma-absent. Ewan ko ano nangyari. Baka naging busy. Okay. Magandang gabi. Salamat, salamat sa inyong pakikinig.
Ayan, na-attend na. Palakpakan natin. Na-attend si Sister Annie. Ayan. At ayan, dumarating si Sister Maris. Sige, mag-comment ka para nakikita ko yung ano. Sige, comment nyo nga dyan. Sabihin nyo, sobrang pinagpala ako. Amen. Sige, mag-comment ka dyan. Sobrang pinagpala ako sa tulong ng Diyos. Amen. Hallelujah. Gisingin natin yung ating mga fighting spirit. Amen. Punoyin natin yung church sa ano, sa Sunday. Sobrang pinagpala ako sa tulong ng Diyos. Amen. You deserve to be blessed. Amen. Lahat po tayo pinagpala ng Diyos. Yung mga sumisilip lang pagka nakita kumakanta ko, kumakanta ako, ay sumisilip lang. Mamaya-maya babalik. Kasi word of God na. Pero alam nyo, enjoy nyo yung worship. Kahit hindi nyo masyadong kabisado yung kanta, sumabay kayo. Kahit sintonado yung boses natin, sumabay kayo sa pagpupuri. Mahalaga po yun. Parang sa gym, bago ka mag-gym, ay mag-stretching ka muna. Yan po yung worship. Amen? Kaya tayo merong worship bago tayo nag-word. Yan, amen. Palakpakan natin. Sobrang pinagpala. Amen. Tignan nyo nga, oh, meron tayong chikiting, si Kyrie. Kasama natin, nanonood. Yan, Kyrie, hello, hello. Thank you sa gift mo sa akin, ha, nung Pastor Matt. Na-appreciate ko yung gift mo. Yan. So yan, dumarami na yung mga kids ministry sa ating church. Ayan, thank you, Aling Ellie. Nanay Ellie, thank you po sa pag-comment. Amen. Itanggapin nyo na yan. Receive mo na, nyo na yan, kapatid. Positive. Sobrang pinagpala ako sa tulong ni Lord. Amen. Malungkot. Ah, normal lang minsan yung mga pinagdaraanan ng mga tao. Kaya patuloy lang tayo. Amen. Patuloy lang tayo maging malakas. Patuloy lang tayo maging matatag sa ating pananampalataya. Sabi nga ay matira matibay. Amen. Hallelujah. Matira ang matibay. Amen. Sige, mag-comment ka nga dyan. Sabihin mo, matapang ako. Ah, sabi ni Sister Maris. Si mother ko po, pastor, yung nanonood. Ay, oh. Hello po, hello po. Hello po, magandang gabi po, mami. Ano bang nickname ni mami, Sister Maris? Anong nickname niya? Sige, mag-comment ka dyan. Matapang ako. Matapang ako. Yan, magkumustahan mo tayo bago tayo mag-umpisa. Sino dito yung nagmamadali mag-comment? Wag mo ora, wag na nating orasan yung ating word of God. Maiksi lang nga eh. May kasamang kantaan pa, isang oras. Maiksi lang yun. Yan. O, meron pang MOG ha. Palakpakan natin. Ayan. Meron tayong kasamang pastor from Washington, from Seattle. Palakpakan natin si Pastor Arvin. Yan, pakilala ko sa inyo. Yan. Sobrang bait na pastor niyan. At magandang gabi. Ay sa kanila ano na mga at sa kanyang may bahay na si Pastor Tonet. Yan. Pero niyan may nanonood sa atin from Seattle. Yan. Sino pa? Sige. Start na tayo. Sige kapatid, comment mo yung mahaba ng ating topic ngayon. Amen. Comment mo nga dyan yung mahabang topic natin. Ay, kanina po, kwento ko lang sa inyo. Kanina, maghapon po ako sa labas. At pumunta po ako sa doon sa ginagawang church, sa Santa Rosa. At tinignan ko yung mga gumagawa doon. Medyo nagtagal ako doon.
in-update ko yung mga video, mga photos. Tapos nag-ano ko, nag... Yun nga pala, yun. Pinunta ako, pinasyal ako yung pinsan ko kanina. Tapos, naganap kami ng, ano, ng mountain bike. Yan, bumili siya ng mountain bike. Sino ma... Tapos nagpunta kami dun sa gawaan ng bike, sa Mauro's Bike Center, kay Brother Ray. Yan, nagpunta kami dun sa bike center. At pinag-pray ko, may nakita ko kapatid na, kapatid ni Brother Ray, yung may-ari nung bike shop. Dun sa kabanatuan, parang seryoso siya. Parang bang tinakloban siya ng langit at lupa. Malungkot. Sabi ko, parang may problema tong taong to. Habang nandun kami sa bike shop, habang pinapagawa ni nung pinsan ko, si pinsan Jimmy, yung kanyang mountain bike na binili, ay nahalata ako yung kapatid ni Brother Ray. Kala ko yung misis niya yun eh, kasi hindi ko na masyadong matandaan, pero kapatid niya pala. Habang kwentuhan ko si Brother Ray, Methodist po ito eh, napasin ko yung kapatid niya malungkot. Ano bang may dinadala? So, ang ginawa ko, naisipan ko na makipagkwentuhan hanggang sa yung magkapatid, pinag-pray ko. Tapos, tama-tama, merong isang gumagawa ng bisikleta ron na inaya ko siya. Sabi ko, halika dito, sa, ano, sama ka sa prayer. Tapos, yun, pinatanggap natin sa Panginoon. Alam niyo po ba, dalawa po yung tumanggap sa Panginoon. Palakpakan natin si Lord. At pagkatapos ko pong ipinag-pray, yung kapatid ni Brother Ray, tsaka si Brother Ray, tsaka yung manggagawa niya, sumasabay din yung pinsan ko nagpe-pray. Mga born again din po, yung pinsan ko, tsaka yung sila Brother Ray. Pero yung kapatid niya, pagkatapos kong pinag-pray, pinag-pray ko yung family niya, pinag-pray ko yung kalusugan niya, pinag-pray ko yung protection nila, pamilya, business, lahat. Para bang nagliwanag yung mukha niya. Alam niyo yun, yung parabang nahugot, naibsan yung kanyang kalungkutan. Yung nakita ko yung ngiti niya sa mukha niya, hindi ko ma-explain. Pagkatapos namin mag-pray, yung kagalakan ng puso, yung biglang lumiwanag yung mukha niya. Sabi ko nga, sabi ko, Lord God, salamat at tinuruan mo akong maging malakas ang loob na ipag-pray yung mga kahit hindi ko kakilala. Alam nyo, pagkatapos ng play na, habot ang papasalamat niya sa akin. Sabi niya, maraming pong salamat at napaka-bait niya po. Imagine mo yun, yun lang palang kailangan niya panalangin para magliwanag yung kanyang aura. Amen. Kaya mga kapatid, kailangan natin, isa't kailangan natin maglakas ng loob. Lumakas yung, lakasan natin yung loob natin na ipag-pray. Lalo na yung mga, yun, yung hindi natin kakilala, biro mo yun. Actually, ang kilala ko lang doon si Brother Ray, yung may-ari ng bike shop. Yung tao na yun, sobrang down to earth, sobrang bait. Nung nagpunta po kami ng Baler, pinahiram niya sa amin yung kanyang FB. Na, H100 ba yun? Oo. Nang walang kapalit. Napakabait na tao. Kaya nakita kami, tuwan-tuwa siya, tapos nagkwentuhan kami. Tapos sabi niya sa akin, lagi ko daw siyang papasyalan. Amen? So, gawa lang po tayo ng kabutihan sa pamamagitan ng panalangin. Amen? So, yan. Sige, comment natin, mga kapatid. And encourage ko lang kayo para at least alam niyo yung gagawin niyo pagka meron kayong nakasama, nakakwentuhan. Huwag kang mahiya sa mga tao. Isipin niyo na malaking bagay yung manalangin kayo kahit saan. Alam niyo, hindi naman ano ah, nasa safe naman eh, nandoon kami sa shop niya. Tapos, along the highway yun eh, sa kabanatuan. Well, makikita niyo sa vlog. Sa vlog ko na ipopost mamaya. Makikita niyo nandoon yung ano, nandoon yung shop niya. Nilagay ko sa vlog yan. Ngayong gabi, ngayong araw na ito, meron akong ginawang vlog eh. So yun, supportahan nyo nga pala yung ating vlog. Yan.
Pastor MC Gabriel. Yan po yung vlog natin, yung pinapost natin sa Facebook. At syempre, higit sa lahat, mas mahalaga, mga kapatid, ang ating mensahe ngayong gabi. Sige, mag-comment ka nga dyan, kahit sobrang haba nitong topic na to. Ay, title. Amen. Sige, comment mo kapatid. At tayo mag-umpisa na sa ating Words of God, Words of Wisdom. Amen. Habang nagko-comment kayo, kumustahin ko nga yung bawat isa. Yan. Sister Lani, kumusta na? Yan. Sister Maris, kumusta? Lahat ng babagitin ko pangalan, kumusta? Kumusta, Sister Matet? Yan, si Nanay Eli, si Brother Nestor, Nanay Luming, Sister Marian, Sister Lorena. Yan, lahat ng nandito mag-comment nga. Kumusta kayo lahat? Sister Angela, yung mga solid na 10 million subscriber natin dyan. Sige, kumusta po kayo? Mukhang ayaw niyo i-comment yung topic. Ang haba, ano? Knowing the will of God starts with knowing the words of God. Amen? Ayan. Ayan, thank you. Mabuti daw, sabi ni Sister Maris. Sino pa? Sige, enjoy natin yung oras natin. Oras po natin ito. Amen. I-treasure nyo po itong mga programang ganito. Ayan, sabi ni Sister Matet, mabuti ang Diyos, magaling na po ako. Nabalitaan ko, Sister Matet. Alam ko naman di ka pababayaan ni Lord. Amen? At si Lord ay mabuti. Ano na yan, pandaraya ng kaaway lang yan, yung nangyari sa iyo. Ayan, Sister Lorena, sa awa po ng Diyos, malaya na sa karamdaman, Pastor. Maraming salamat. Ayan, Sister Lorena, lagi ka lang mag-focus, Sister Lorena. Lagi ka lang sa Sunday, huwag ka mawawala. Mag-invite ka ng mga kasumba mo, mga friends mo. Si Sister Angela, blessed na blessed po, Pastor, araw-araw. Kayo po, kumusta na po? Eto, sobrang blessed. Siyempre, pagka nakita ko kayong blessed, eh, masaya na rin ako. Ayan, si Annie, Sister Annie, knowing the will of God starts with knowing the words of God. Salamat. Salamat. Okay. Si Sister Annie, kumusta na? Eh, Sister Marian, okay lang po, Pastor. Mabuti po. Yan. Siyempre, si Sister Marian, lagi masaya yan eh. Sana matuloy yung Bible natin sa Saturday, meron ako. Tingnan natin. Oh, sana, I hope matuloy na yung Bible study natin sa Saturday. Kita-kita tayo dyan. Yes po, Pastor. Si Brother Nestor, kumusta na? Bless po sa araw-araw, Pastor. Sadyang kay buti ni Lord. Siyempre. Napakabuti ni Lord. Amen. Sino ba? Okay, sige, comment lang kayo. Sige, start na tayo. Amen. Knowing the will of God starts with knowing the words of God. Amen. Ang ibig sabihin nito ay yung pagkakilala natin sa Panginoon. Hallelujah. Nagsisimula yan sa pagkakilala natin sa mga salita ng Diyos. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin si Lord. Mabuti po. Mabuti naman po, Pastor. Yan sabi ni Sis Brother Nestor, mabuti. Thank you po. Knowing the will of God starts with knowing the Word of God. Siyempre, mauuna kapatid yung ating pagkakilanlan or pagsasaliksik sa ating sa mga salita ng Diyos. Amen. Yung gusto mong yung bang curious ka sa salita ng Diyos. Lagi kang nagre-research siya. Yeah.
or gusto mo talagang malaman. Sabi nga, knowing the Word of God. Amen. Pagka naalaman mo ang nakita mo, naalaman mo, nabasa mo, hallelujah, ang mga salita ng Diyos, naniniwala ako, mas makikilala mo, mas makikilala mo yung kalooban ng Diyos, lalong-lalo na sa buhay mo. Amen? Masabi sa Hebrews 4:12, basahin natin sa English, "For the Word of God is alive and powerful. It is safer than the sharpest." Ah, hindi. Oh, tama. "Than the sharpest two-edged sword, cutting between soul and spirit, between joint and marrow. It exposes our innermost thoughts and desires." Amen? Imagine mo, sabi niya, cutting between soul and spirit, between joint and marrow. Napakalalim, no? It exposes our innermost thoughts and desire. Palakpakan natin si Lord. Amen. Kapatid, I do believe na ang salita ng Diyos ay hindi nagmamaliw. Hindi yan. The Word of God is not dead. It is alive. Hallelujah. At the Word of God is powerful. Amen. Kaya mga kapatid, importante na malaman natin yung salita ng Panginoon. Amen. Pag nalaman mo, kapatid, natutunan mo ang salita ng Diyos, mas malalaman mo, mapapatunayan mo ang kalooban ng Diyos sa buhay mo. Amen? Tagalogin natin, ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. Sige, mag-comment ka nga niyan, sabihin mo, ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. Amen? Mahalaga ito sa ating buhay. Alam niyo mo, wala pong ibang mahalaga sa akin kung hindi ang salita ng Diyos. Ang daming encyclopedia dyan sa bahay. Lalo-lalo na nung malilit kami, binili po yun ng aking tatay nung nasa abroad siya. Nagkakahalaga yun ng dati pa nun, ha, nung pa yun. Siguro more than 40,000 yung encyclopedia. Pero nagamit namin yun nung mga elementary kami, high school kami. Pero ngayon po, hindi na po nabubuklat. Nandun na lang po sa aparador. Nandun na po sa dresser, Pero buhay pa rin sila. Nandun pa rin. Buho pa. Pero magbuhat nung nasa liksik ko na mas mahalaga ang salita ng Diyos, kapatid. Talagang na-enjoy ko ito. Kaya dapat po, saliksikin mo ang salita ng Diyos. Amen? Sabi dito, ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas kaysa alinman tabak na sa magkabilay may talim. Ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu. Ganong katindi ang salita ng Diyos, kapatid. Ng mga kasukasuan at buto. At nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng puso. Amen? Mga kapatid, di ba ang tao merong binabalak, merong iniisip? Kaya kung may gabay ka ng salita ng Diyos, hallelujah, magkakaroon ka ng mga signs and wonders. Makikita mo yung liwanag ng buhay mo. Kaya mahalaga ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay buhay, mga kapatid. Ang sabi sa 2 Timothy 3:15-17, "You have been taught the Holy Scriptures from childhood, and they have given you the wisdom to believe the salvation that comes by trusting in Christ Jesus." Verse 16, "All Scriptures is inspired by God." Remember that, kapatid.
all scriptures is inspired by God and it's useful to teach. What's the word? Sabi mo nga, useful. Pag sinabing useful, kapatid, kagamit-gamit, kapaki-pakinabang. Ulitin ko, all scripture is inspired by God and it's useful to teach us what is true and to make us realize what is wrong in our lives. Imagine mo, ang salita ng Diyos ang magpapatunay sa iyo kung ano ang kakulangan o anong pagkakamali na nasa isip mo. It's true. And to make us realize, marirealize mo kapatid, yung katotohanan, pagmalinaw, hallelujah, sa puso mo, sa isip mo, ang salita ng Diyos. What is wrong in our lives? Makikita mo yung mali sa buhay mo. Kaya pag ikaw merong kasalita ng Diyos, kapatid, marami kang mauunawaan. Magbubukas yung isip mo, magbubukas yung puso mo, maunawaan mo, hallelujah, kung ano ba talaga yung buhay na nararapat sa iyo. It's correct. It correct us when we are wrong and teaches us to do what is right. Palakpakan natin si Lord. Ang salita ng Diyos, kapatid, ang nagtuturo sa atin kung ano yung tama. Kinukorek tayo nito. Kaya mahalaga yung salita ng Diyos. Kaya pag hindi ka nagbabasa ng Bible, maghihirapan ka mag-survive. Amen? Kaya yung mga tao, maraming tanong. Verse 17, God used it to prepare and equip. Ulitin ko, God used it to prepare and equip His people to do every good work. Kaya kapatid, napakahalaga na pagbulay-bulayan mo ang salita ng Diyos araw at gabi. Ang ganda ng topic natin, no? Knowing the will of God starts with knowing the Word of God. Hindi mo malalaman ang will, ang kalooban ng Panginoon sa buhay mo pag hindi mo sinaliksik ang kanyang mga salita. Amen? 2 Peter 1:21, chapter 1, verse 20 to 21. Above all, you must realize that no prophecy in scriptures ever came from the prophet's own understanding. Mga kapatid, yung mga gumawa ng mga salita, yung gumawa ng mga verse sa Bible, yung mga propeta, hindi yan ang galing sa kanilang sariling understanding. Hindi yan ang galing sa karunungan lang nila. Nanggaling yan sa karunungan na nanggagaling sa Diyos. Amen. Sa verse 21, sabi dito, or from human initiative. No. Sabi niya, or from human initiative. No. Those prophets were moved by the Holy Spirit and they spoke from God. Kaya nagkaroon, mga kapatid, ng revelation, nagkaroon ng conviction, nagkaroon, nakagawa ng salita, ng verse, ng mga nababasa natin sa Bible ngayon, nakagawa yung mga propeta dahil sa gabay, hallelujah, ng Holy Spirit. Sabi dito, moved by the Holy Spirit and they spoke from God. Galing lahat sa Diyos yan. Kaya nakita mo lahat ng mga magagandang scriptures sa Bible. Alam nyo, sabi nga ni Cayetano, hindi umubra yung economics pagdating sa katuruan ng Bible. Nung in-apply niya yung katuruan sa Bible, in-apply niya sa politics, mas naging effective. Tinalo ng Bible yung economics. Bakit? Kasi galing sa Diyos eh. Amen? Galing sa Diyos.
Sabi dito, paano lahat nating mauunawaan? Lahat ng pundasyon ng katotohanan. Amen? 1 John 5, 11-12. Makinig kayo mabuti mga kapatid. And this is what God has testified. He has given us eternal life, and His life is in His Son. Whoever has the Son has life. Whoever does not have God's Son does not have life. Amen. Kaya kapatid, kung hindi ka talaga magpapasakop sa Diyos, hindi mo mararanasan ang buhay, yung tunay na buhay na pinaglalaban natin na kasama ang Diyos. Romans 10:8-10, basahin natin. And this is the very message about faith that we've preached. If you openly declare that Jesus Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. For it is by believing in your heart that you are made right with God, and it is by openly declaring your faith that you are saved. Palakpakan natin si Lord. Paniwalaan ng ating kapatid, amen, na pinako sa krus ang Panginoon, pagkaraan ng 3 araw ay nabuhay muli. Hallelujah. If you openly declare that Jesus Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, yun yung pinag-usapan natin kagabi, na pag ikaw kapatid nakakasiguro kang ligtas ka, tiyak kapatid nalalaman mo, naniniwala ka na ang Panginoon napako sa krus ng Kalbaryo at muling nabuhay mula namatay at muling nabuhay. Kapatid, naniniwala ko, you will be saved. Amen? Palakpakan natin si Lord. For it is by believing in your heart, maniwala ka lang sa sarili mo, sa puso mo, that you are made right with God. Na ginawa, nilikha ka ng Diyos na perpekto sa paningin ng Diyos. And it is by openly declaring your faith that you are saved. Manampalataya kapatid, na ikaw ay ligtas na. Amen? Kaya mga kapatid, knowing that will, the will of God starts with knowing the words of God. Napaka-importante kapatid, na mas kilalanin natin, mas saliksikin natin, mas pag-aralan natin, hallelujah, yung mga salita ng Panginoon. Lilipas lahat ng bagay dito sa mundo, nagbabago kapatid. Pero ang salita ng Diyos, mananatili at magiging buhay habang buhay. Kaya mga kapatid, knowing the will of God start with knowing the Word of God. Hindi po pwedeng shortcut. Hindi po pwedeng kikilalanin mo muna si Lord. Hindi pwedeng alamin mo muna yung will ni Lord. Kailangan unahin mo munang maunawaan ang salita ng Diyos. At unti-unti, makikilala mo ng unti-unti yung kalooban ng Diyos sa buhay mo. Amen! Ang sabi nga dito, ang salita ng Diyos ay buhay. Ulitin ko lang po mga kapatid, napakaganda kasi. Hayaan nyo kung... Sige, isulat mo itong Hebrews 4.12. Hebreo 4.12. Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. Mas matalas kaysa alinman tabak, na sa magkabilay may talim. Ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu,
Ibig sabihin, ang naaapektuhan sino? Ang naaapektuhan, tao. Sino ang mayroong kaluluwa at espiritu? Tao, kapatid, tayo. Amen. Kaya mga kapatid, makapangyarihan ang salita ng Diyos. Kaya itong words of God, words of wisdom, ito yung magpapabago at magtatama sa direksyon ng buhay natin. Amen. Tuloy natin, sabi dito, tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at buto. Imagine mo, hanggang sa kasukasuan mo, hanggang sa buto mo, hanggang sa hallelujah, sabi nga eh, hallelujah, between your joint and marrow. At nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng puso. Kaya kapatid, makapangyarihan ang salita ng Diyos. Ngayon po, yung natutunan natin ngayon, I believe, ipasamuhay natin knowing the Word of God first. Then, you will know the will of God in your life. Amen. Unahin natin alamin, saliksikin, mga salita niya, buhay ang salita ng Diyos. Huwag nating mawalang bahala, kapatid. Tutulungan tayo ng Diyos. Hallelujah. Na magtagumpay sa lahat ng kinakaharap natin. Basta tayo naging masipag, matyagang magbasa ng kanyang mga salita. Amen. Ito po ang susi. Yan po ang susi ng matagumpay na buhay. Ang kanyang mga salita ay kailangan namumutawi sa ating mga bibig. Araw at gabi. Sa ganon, matupad lahat. Mangyari lahat. Ang mga naksa doon, maunawa natin ang mga nakasaad doon. Kaya kapatid, ang salita ng Diyos ay buhay. Amen. Ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Ang pangalan ng Panginoon Diyos makapangyarihan. Di ba? Minsan maglilihans ka lang na may sakit. Sa pangalan ni Jesus, sakit karamdaman, gumagaling. Amen. Kaya kapatid, enjoy natin kapatid yung ating pagbabasa ng kanyang mga salita. Kailangan maging sabik ka sa presensya ng Diyos. Amen. Sige, kumawit tayo sa Panginoon. Amen. Kumawit tayo sa Panginoon, kapatid. Bago tayo mag-pray. Amen. Be excited. Hallelujah. Enjoy the Word of God every day, every night, every moment in your life. Sabik sa presensya mo. Buhay narito ngayon, naghihintay. Naasam-asam presensya mo'y muling maranasan. Buhay narito ngayon, nananabik. Nananabik na makita luwalhati ng iyong mukha. Ay narito ngayon, naghihintay. Inaasam-asam presensya mo'y muling maranasan. Ko ay narito ngayon, nananabik. Nananabik na makita luwalhati ng iyong mukha. Sayaw na nga sa galak tumatawa. Nananabik na makita muli mong pagbisita. O Jesus, malayang malaya ka. Baguhin mo ang buhay ko. Ito'y iyong iyo. Hallelujah. Thank you, Jesus. Napakabuti mo, Panginoon. Sabik na sabik kami, Panginoon, sa araw-araw, sa iyong presensya. Mabay tayo, mga kapatid. Ko ay narito ngayon,
naghihintay. Naasam-asam presensya mo'y muling maranasan. Ako ay narito ngayon, mananabik. Nananabik na makita luwalhati ng iyong mukha. Sabay-sabay. Sumasayaw na nga sa galak tumatawa. Nabik na makita muli mong pagbisita. Oh Jesus, malayang malaya ka. Baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong iyo. Hallelujah. Sumasayaw na nga sa galak tumatawa. Nananabik na makita muli mong pagbisita. Hallelujah. Say kapatid, purihin mo ang Diyos na buhay. Kuhin mo ang buhay ko, ito'y iyong iyo. Hallelujah. Sayaw na nga sa galak tumatawa. Nananabik na makita muli mong pagbisita. Hallelujah. Say kapatid, hallelujah. Purihin ang Diyos na buhay. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Praise be the name of the Lord. Thank you, Jesus. Palakpakan natin si Lord. Amen. Sige, panalangin natin ang bawat isa. Kung ikaw kapatid ay bago sa programang ito, nais mo kapatid na mabuhay ng may pananabik, pagkauhaw sa salita ng Diyos. Gusto mong makilala yung kalooban ng Panginoon, malaman ang kalooban ng Panginoon sa buhay mo kapatid. Sumabay ka sa maikling panalangin. Sabihin mo, Panginoon Diyos, sa oras na ito, humihingi ako ng kapatawaran sa lahat ng aking nagawang kasalanan. Panginoon Diyos, ako'y naniniwala na tinubos mo kami sa aming mga kasalanan. Ikaw ay namatay at nabuhay na maguli. Salamat, Panginoon, at bayad na. Binayaran mo na lahat. Kaya Lord God, sa oras na ito, tinatanggap kita bilang aking sariling tagapagligtas. Maghari ka, Panginoon, sa aking buhay. Ilayo mo ko, Panginoon, sa lahat ng mga sakit, sumpa, kahirapan. Salamat, Panginoon. Ito pong aking dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sige kapatid, pag-pray natin lahat ng mga nandito. Father God, we praise your name, we glorify your name. Salamat Panginoon. Hallelujah. Bless Panginoon lahat ng mga nakikinig, sumusuporta sa gawain ito. Pagpalain mo Panginoon ang buhay ng bawat isa. Pag-ingatan mo Panginoon. Hallelujah. We declare divine protection, comfort sa kanilang buhay. Bless mo ang kanilang negosyo, bless mo ang kanilang pamumuhay Panginoon. Give them more resources, Lord. Provide everything. Provide, hallelujah, what they need. Kaya mga kapatid, sige, magpasalamat ka sa Panginoon. Sabi mo, salamat, Panginoon, sa iyong provision. Ito pong aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Salamat po sa pakikinig. I believe meron po tayong natutunan. Amen. At huwag lang po tayong magsasawa, makinig. Amen. At syempre, bago, pag ikaw natapos mo talaga itong, lagi mong tinatapos,
Kasi pagka natapos mo yung programang ito, hindi ka umalis. Diyan yung declaration natin eh, yung huli. Kaya mapapalad yung mga natitira. Hindi yung hallelujah, bigla ka na lang umaalis. Pagkatapos marinig, oh, wala na. Kaya kapatid, manatili ka hanggang sa dulo. Tinuturo ko yan. Bakit? Kasi yung dulo, yung dulo ng topic natin, doon tayo nagde-declare ng blessing, protection, divine protection. Doon natin bine-bless yung mga nakikinig. Kaya yung mga natira, palakpakan nyo yung sarili mo. Amen? Kaya huwag kang mainip paggagawain ng Panginoon. Manatili ka lang. Kasi yung declaration, yung blessing, nandun sa huling panalangin. Amen at salvation. Kaya salamat. Hanggang ngayon, nandiyan ka pa. Tama yung ginawa mo. Hindi ka agad umalis. Amen. So, kita-kita tayo bukas. Pagpalain tayo ng Diyos. Hallelujah. If you want to bless your pastor, bless it. Pag-pray niyo po rin ako, siyempre. Amen. Lagi niyo po isama yung mga panalangin niyo. Pasama niyo sa panalangin niyo yung ating mga project, yung ating programa sa church. At isama niyo sa panalangin din yung mga yung ministry, yung Love Fellowship Church. Amen? Siyempre, yung mga kasama natin dito sa live. Amen? God bless a lot at good night. Mapayapang gabi sa inyo lahat. Kita-kita tayo bukas, 8 p.m. Bye-bye!